Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsagawa ang Department of Tourism ng business-to-business sales mission sa Indonesia para itampok ang mga pinagmamalaking lugar sa Pilipinas. Nagpapatrol, Wendy Palomo. Binansagang opportunity market sa ASEAN region ng Department of Tourism ngayong taon ng Vietnam, Thailand at Indonesia. Kaya matapos sa Danang, Ho Chi Minh, Hanoi, Phuket, Bangkok at Surabaya, sa Jakarta na isinagawa ang ikapitong sales mission ng DOT. As you know, pre-COVID, there was a lot of business relationships between tour operators and wholesalers. But unfortunately, with COVID, the link has gone. And that is the reason we create sales missions to link again the buyers and sellers. When we say sellers, the Philippine sellers. Ayon kay Gwen Batoon, officer in charge para sa Market Development Division ng Department of Tourism, ang Jakarta ang may pinakamalaking potensyal dahil malaking source ito ng meetings, incentives, conferences and exhibition o MICE traffic. They travel in groups of 50 to 100 to 200. And of course, because there is a long layover hours, which requires every Indonesian that travels via PAL through to USA, Canada, Riyadh, Jeddah, to stay some 10 to 12 hours in the Philippines. So it is a very good opportunity for us to showcase the Philippines to all these layover clients. Ipinagmalaki naman ni Ambassador Gina Hamurali ng turismo ng bansa sa harap ng mga Indonesian tour operators. The Philippines offers varied choices in sites and experiences from January to December all year round. We have something for everyone, even for the first-time tourist to the most seasoned and even jaded traveler. Ayon kay Anton Sumarli, Vice President ng Asosasyon ng mga Travel Agencies sa Indonesia, importante ang sales mission na ito para sa mga miyembro ng kanilang grupo. This is very important. The new travel operator, so we can work together, they can offer the best one like it. Buong suporta naman ang airlines sa Pilipinas sa inisyatibong ito ng Department of Tourism. We are collaborating to get the more customer travel agents go to the Philippines. We would like to know more travel agents to let them know how to fly with Cebu Pacific to Philippines. Sa kasalukuyan, mayroon ng Memorandum of Understanding on Development of Creative Economy sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Mayroon ding inaabangang Memorandum of Understanding on Tourism Development. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Nag-ikot sa Europa ang film author, civic leader at pilantropo na si Loida Nicolas Lewis. Ibinahagi rin niya ang ilang karanasan at prinsipyo para magtagumpay na una niyang inilahad sa kanyang librong Why Should Guys Have All the Fun? Nagpapatrol, Europe at Middle East Bureau Chief, Rose Eclarinal. Unang linggo ng Hunyo, nasa Paris at London, ang film lawyer, civic leader at pilantropong si Loida Nicolas Lewis. Espesyal sa kanya ang Europa dahil ilang taong silang nanirahan dito kasama ang namayapang asawang si Reginald Lewis na CEO ng Billion Dollar Enterprise TLC Beatrice, na pinamahalaan din ni Loida. Sa harap ng mga piling empowered women sa London's Women of the World event sa Royal College of Nursing, ibinahagi ni Lewis ang mga sekreto kung paano niya pinatakbo ang negosyo, isinulong ang civic rights habang tinataguyod ang dalawang anak. Sa librong sinulat ni Lewis, Why Should Guys Have All the Fun? Marami siyang sekreto at karanasang ibinahagi, tulad ng abortion at ilang personal na desisyon. What happened when I had German measles, or I thought I had German measles? I had an abortion. All right? So I chose not to have special needs child.
you not criticized by some of your circle of friends in the church? No. That was very, very personal that my husband and I decided. And so it's only between God and me. For the United States Supreme Court to say abortion is unconstitutional, for me doesn't make sense. Why? Because it's a decision by the woman. Ibinahagi rin ni Luis kung paano niya hinarap ang mga hamon ng racism. Naging pamantayan daw niya ang God o ang ibig sabihin, goal, obedience at determination. Obedience to the Ten Commandments. I mean, you know, you follow the right path. Because if you say, you're going to be going this way or going that way, you need to say, obeying the Ten Commandments, or you know, nobody knows that this, so you're going to break the law, it will come back to you. You're determined to get there, you'll get there. It may take time, but you will get there. You have to get the goal. Umikot din si Luis sa ilang Pinoy community sa Europa kung saan nagbigay inspirasyon siya sa mga kababayan. If you have an opportunity, take it. And even if it's not there, aim high. Because we can do it. Filipino tayo. 81 taong gulang at marami na ang ambag sa Filipino diaspora. Pero marami pang nais gawin si Luis, lalo na para sa Pilipinas at sa mga Pilipino sa ibang bansa. Rose Eclarinal, ABS-CBN News. Naaliw ang Pinoy fans ng 90s rock band na Mr. Big sa concert nito sa Toronto, Canada. Nagpapatrol, Christine Santos. Tinapos ng kilalang 90s rock band na Mr. Big ang Canadian leg ng kanilang Big Finish Tour sa Toronto. Nakilala sila sa chart-topping hits tulad ng To Be With You, Just Take My Heart at Wild World. Enjoy naman ang mga manonood sa concert kabilang ang mga Pilipinong tagahanga na inalala ang kanilang kabataan. Since 1991, I had fan na ako ng Mr. Big sa Pilipinas pa lang. So I have my friends with me right now watching the concert. Kaya yun, brings back memories ng mga kabataan namin. So, siguro 1992, nung elementary, pag umuwi ako galing ng school, pag manonood ako ng TV sa hapon, bago yung mga favorite ko sa hapon, may MTV yung pinapalabas doon sa channel na yun. So napapanood ko yung kanta nilang Wild World. Taus-puso ang pasasalamat ng Mr. Big members sa suporta ng kanilang Pinoy fans. Binalikan din nila ang naging karanasan sa pag-perform sa Maynila. Great to visit, not once, not twice, but probably been there 5 or 6 times. Four or five, easy. Yeah. And it was great to be there, feet on Filipino soil, playing rock and roll. I remember the time where we did a live concert for Channel V at the Hard Rock Cafe. And that to me is like one of my favorite live albums. You could see the joy and the tears. People come up to me that, oh, I got married to be with you. It makes my heart soar. Ibinahagi naman ng banda kung ano ang gusto nilang maiwang alaala sa mundo ng musika. Very good friends with hundreds and hundreds of people that we know on a first name basis. And so our legacy of that family of band and fans being one, that's priceless to me. Thankfully, we have this new record coming out, so there's something that's going to be long-lasting, longer than the tour, and I'm just grateful to be part of it all. Sa nasabing concert, nagkaroon din ng special performance ang dating lead singer ng Survivor na si Dave Bickler na nakilala sa kantang Eye of the Tiger. Ibinahagi niya kung paano nito natulungan ang kanyang career habang ang bandmate niya na si Stevie D ay nagbigay ng payo sa baguhang artists. We got this opportunity to record a song, you know, designed for the movie, to write something original for the movie and have an original song for that opening sequence of that fight scene. And it was just the luckiest break ever. Musicians should always just be honest and do music for music and do it because they love it. Para sa producer ng concert, ang matagumpay na pagsasagawa nito ay patunay na kaya rin ng mga Pilipino na mag-organisa ng ganitong events sa labas ng Pinoy community. They never really expected a Filipino to produce something that's not a Filipino artist. But we wanted to break barriers and try something different. We just started last year. We're a baby in the industry, and we were chosen. We were given the opportunity to do Mr. Big. It just shows that you can do whatever you want. There's no limit. There's no boundaries. Just because you're Filipino doesn't mean you can't do it.
Plano rin ng Tala Entertainment na mag-produce pa ng non-Filipino concerts. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya.